Bakit nga ba ako nagbabike? May sasakyan naman, ba't kailangan pahirapan ang sarili? Yun totoo, hindi mahirap magbike. Masarap at nakaka-relax. Lalo na pag narating mo ang magandang lugar gaya nito. Para kang nagkaroon ng short vacation. Magandang tanawin, presko at sariwa ang hangin. Nabibigyan ka nito ng oras para makapag-isip-isip at unawain ang mga bagay-bagay. I find peace and I feel calm whenever I ride my bike. Bukod sa nabibigyan ka nito ng malakas na katawan, it brings you closer to nature and realize that nature should be preserved and protected for the next generation. Ikaw, bakit ka nagbabike? I-comment mo na yan para malaman na rin namin ang iba pang benepisyong nakukuha sa pagbabike. Good day, mga kagala! Welcome back to Chris TV! For this video, tayo ay bumalik nga sa Montalban para puntahan ang isang sikat na pasyalan dito, ang Wawa Dam. You know, Montalban! Mabuhay! For this ride, kasama ko rin nga pala si Cha, si Keith, at si Patrick. Recommended ride itong Wawa Dam for newbies. Ito lang yung part na may banayad na ahon kung galing ka ng Maynila. Pero kung galing ka ng North Caloocan, San Jose del Monte o Bulacan, mapapalabang ka ng ahon dun sa batasan pa uwi. Ito naman yung maiksing downhill na syempre aauhunin mo yan pagka pauwi ka na. Malalaman mo agad na malapit ka na kapag nakita mo yung dalawang bundok na pinaghiwalay daw ni Bernardo Carpio, ang Mount Pamitinan at Mount Binikayan. Pamitinan Protected Landscape. Ito yung daan papuntang Parawagan. Ayan, may signage naman dito eh. Mount Parawagan, 5.4 kilometers. Ayan, shout out. Shout out Rainier Ribuna. Yon. Thank you. Ingat kayo sir, ride safe. Ito yung dalawang bundok na pinaghiwalay ni Bernardo Carpio. Morning. Wala pa. Nagantay nga ako doon eh, wala eh. Alam ko doon nagbabayad eh. Magkano ba 20 sa? Tatlo lang kayo, sir. Ah. 20 isa? Sige, sa akin na to, Tol. Ha? Sa akin na to. Yun na, sumisilip na yung Wawa Dam dito. Da. Yun oh. No, marami falls pa doon oh.
pumunta? Ako na lang. Alright. Malikot! Ito na nga yung mahogany campsite kung saan pwede mag-camping, tent pitching, at overnight. Maraming nag-overnight dito in their preparation para akyatin yung binakayan at pamitinan. Yun oh. Oh. Pinapakitaan tayo ni Kit. Hala, papakitaan ako ni Kit ng ano eh. Mahirap yan. O ikaw naman lah. Lahat naman sa'yo, bikeable eh. Ang lapit lang pala. Alin? Parawagan? Parawagan o panawagan? Nakataka ako bakit may cottage dito. Yun pala, merong ka ano, merong tiguan. Ayun o, parang merong mini falls dito. Kaya merong dalawang cottage. Pwede nga namang pwesto. Dito?
mga 10 minutes walk from dun sa unang falls, merong kang makikitang lagoon kung saan doon marami talagang tao. Bumalik nga kami dito sa Mahogany campsite. Okay naman yung falls, kaso nga lang crowded yung bandang dulo. So doon lang kami naligo doon sa ano. Doon lang kami tumambay doon sa may bandang bungad. Yung magandang falls. Ang pinaka the best na puntahan siya, weekdays. Tapos kung pupunta ka na weekdays, magdala ka ng pagkain. Kasi magugutuman ka talaga kasi walang ano, mabibila ng lutong pagkain. Pero pagka weekends daw, nagtitindan si ate ng mga lutong pagkain. Yun nga lang, crowded. So, ayun. May gusto sabihin si Richard eh. Charge, yun bang gusto mo sabihin? Sa mga hindi sumama? Sa mga hindi sumama, kasalanan ni Ian to. Friday ba naman yung schedule eh? De, okay. Salamat. Miss TV. Ay, nako. Ayan, so dito na natin tatapusin tong video na to. Nandito na yung sundo namin, yung bangkero. Si Rodel. Thank you for watching. Please like and share, and let's support local. Let's support local tourism, and let's support all Pinoy vloggers. Yeah.